Yan, nakikita nyo yung picture na yan? Si First Lady yung nasa gitna, Lisa Araneta Marcos, at yung dalawang lalaki, anak niya ni Chris Aquino. Kaya ko pinapakita yan, naku, ang daming naiingit dyan, ang daming nangiintriga dyan. Kasi, di ba, anak ni Chris Aquino, itong isang yung naka-white, ito yung anak ni James Yap, di ba, kay Chris Aquino. Ito namang naka-black ba yan? Yan po yung anak ni Joshua, anak ni Philip Salvador. So, anak niya ni Chris Aquino na nagpunta sa opisina ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan. Kaya ko pinapakita dahil nga po, nakukulayan pa ng politika. Kaya ang akin pong assessment at tingin dito, naiinggit yung iba dahil binigyan ng pagkakataon ni First Lady yung dalawang bata. At hindi kasalanan niya ng dalawang bata. Di ba? Yan po yung pagpapatunay na ang gobyerno ni Pangulong Marcos, kasama siyempre ang First Lady, hindi sila namumulitika. Kahit sino, kanilang ini-entertain. Kanilang nire-respeto at pinapahalagahan. Katulad niya, nakita niyo, ang ganda ng ngiti nila, tatlo. Ah, di ba? Ah? Di ba? Mga apo yan ng dating ng mga Aquino at anak ni Chris Aquino. Na alam naman natin, kahit nga si Chris Aquino, natutuwa niyan eh. Kahit alam naman natin si Chris Aquino ay may sakit, nasa Amerika pa yata, di ba? Yun po yung pagpapatunay na hindi kinukulayan ng anumang politika ang nakaraan sa mga Marcos at Aquino. Sa ilalim ng Marcos administration ay yung respeto sa isa't isa. Eh katulad niyan, dalawang bata na wala namang kinalaman sa anumang isong pampolitika, o di ba? Eh nagpunta sa office ng First Lady, hinarap, in-entertain, ayan. Eh bakit iniintriga ng iba? Na piklawan na raw itong gobyernong ito, kung ano-ano daw, abay, hindi po, wala pong ganun. Dahil, dapat ang isang presidente, lahat ng tao pinakikitunguhan. Lahat ng tao ay nire-respeto, lahat ng mamamayang Pilipino ay dapat kaibigan. Kasi yun ang isa sa mga obligasyon ng First Family, hindi lang ng Pangulo. At syempre, First Lady, Lisa Araneta Marcos, hindi po masama. Ako, natuwa rin ako na makita, kaya nga ginawa kong topic ito eh. Kasi ito ay isang pagpapatunay na mahalaga yung respeto sa isa't isa. Huwag idamay ang mga bata sa kung anuman ang nakaraan. Huwag idamay ang ganitong iso sa wala naman hong kinalaman. Ito ay isang pagpapahalaga, pagkilala ni First Lady sa mga bata, pagkilala ni Chris Aquino at pagrespeto sa gobyernong ito. Kasi ako naniniwala, hindi naman gagawin ng kanyang mga anak niya kung hindi alam ni Chris Aquino. At kung ayaw ni Chris Aquino nang magkaroon ng ibang kulay yan, di niya papayagan. Pero ang nakikita siguro ni Chris Aquino, okay lang yan. Di ba? Pagrespeto at karangalan po yan bilang anak na pinagbigyan ng First Lady, nagpa-picture pa at nirespeto, mainit ng pagsalubong doon sa opisina. O di ba? Yung mga nangiintriga lang dito, nga, ulitin ko, nainggit. Dahil hindi siguro nangyayari yan. Iniintriga nila dahil gusto nilang sirain ang First Lady. At sirain ang mga Aquino, ay wala na po, huwag na nating isipin yun. Ito ay mga batang walang kinalaman sa kung anumang politika ang nakaraan. Sila ay natuwa rin, nakita mo naman ang ngiti ng dalawang magkapatid, si Bimbim at saka ho si Joshua, di ba? Napakasaya. At ang isa ho dyan, nakita nyo, ha? Si First Lady naka-yellow pa. yun yung ibang mga intrigador, doon yung ano eh, yun ang hindi nila matanggap eh. Ha? Di ba? Sandali, ah, di ba naka-yelo pa yan, no? Ayan, no? Ayan. Ayan, no? Kitang-kita naman, no? Yellow black, ayan, no? Ha? Talagang hindi ko alam kung sinadya niya, talagang ibang klase, ano? Nakaupot na katayo, ayan. Ha? Naka-yelo pa, ang ganda ng ngiti nila. Ah, di ba? Ha? Uy, may regalo pa pala, eh. Ayan, no? May mga regalo pa ibinigay. O, ayan, no? O, si Bimet niya, oh, ayan. Kaya inggit na inggit sila, eh. Dali nga naman, oh. First Lady yung kasama nila, tapos naka-yellow pa nung dress niya. Ah, naka-black at in white naman. Ah, ito ba yung ngiting yan? Ngiting, palagay ko, lalakas si Chris Aquino nung makita yan. Ah, kasi ang ganda ng ngiti. O, di ba? Ayun. So, yan po. Baka yan na yung talagang national reconciliation. Baka yan na po yung talagang maayos na. At kakalimutan na ang mga nakaraan. Anyway, malalim po yung usapin ng Aquino at Marcos, pero itong bata, kabataan sa ngayon ay nagpapakita po ng ganyan. Inulit natin, maaaring naiingit lang, iniintriga lang ng mga intrigador, pero ako wala akong nakikitang masama dyan. Sa aking analysis at opinion ay nagpapakita na ang ating gobyerno ngayon, inuulit ko, ay walang pinipili.
kahit sino, kung may kung kinakailangan ay kakausapin at may mga picture taking pang ganyan. Ayan, di ba? Ano inyong masasabi? Sana si Chris Aquino gumaling na. Sana nagbigay ng lakas. Itong picture na ito. Dahil kung ito sigurado nakita ni Chris Aquino, matutuwa siya dahil proud siya. Mga anak niya kasama ng First Lady. Mga anak niya mainit na tinanggap ng First Lady. Kaya kung si Chris Aquino ngayon ay nagpapahinga, may naramdaman, palagay ko malaking tulong sa kanya. Nakangiti siya, nakarelax. At baka gagaling diyan sa nangyari yan. Dahil kahit sino, pag yung anak natin, anak mo ay binibigyan ng pahalaga ng First Lady, kahit na ibang tao, yung magulang ang natutuwa. Kaya palagay ko pabor na pabor kay Chris Aquino yan at ikatutuwa ng kanilang pamilya. Dahil ano man ang pinagdaanan, kinalimutan yon at nirespeto ang isa't isa. Ayos! Sana all. Maraming gusto magpunta dyan. Sa mga opisina ng First Lady, hindi ko rin alam eh. Buti pa yung dalawang bata na ni anak ni Chris Aquino, nalaman ko nasan yung opisina ng First Lady. Hindi ko alam talaga kung saan. Kasi ang First Lady naman ay, di ba, alam sa Malacanang, pero siyempre dahil First Lady, pero may sarili pang ibang office yan. Kung ano man yung office niya, kung private office o opisina ng First Lady, hindi ko alam yan. Okay? So, ayan po. Anong inyong masasabi niyan? Any reaction, comment? Malaya po yan. Para mga iba-iba naman. Uy, kumusta nga ba si Chris Aquino? Sana gumaling na. Kawawa naman, ano? Tagal na yatang may sakit nun. Ano ba ang sakit niyang mukhang kakaibang sakit? Sakit ng mayaman, sabi nga nila, totoo ba yun? Gano'n ba sakit ng mayaman, tagal gumaling? Sana gumaling naman po at makabalik kasi napakalaking nawala sa industriya ng pelikula dahil haligi na rin ng pelikulang Pilipino si Chris Aquino na ngayon ay dahan-dahan na yata nakaka-recover ang nasa showbiz industry. Ano ha? Okay, kamusta na ba yung mga taga-Itbulaga? Ha? Nakalipat na ba ng bagong opisina ng Itbulaga? Nakalimutan na isa rin sa mga tinulungan natin ang magkaroon po ng problema yan sa kailan dating management. Ano ha? Kumusta na si Tubig and Joey? Ha? TBJ, kamusta na? Dabar Cards, ano ha? Naalaala ko lang bigla. Kamusta na po kayo? Sana okay-okay. Balita ko, lagi number one pa rin at dinudumog pa rin ng mga tao. Kayo ba'y nasa, lilipat yata sila ng bagong studio dyan sa may Meralco building sa Ortigas. Oh, anyway, under pangilinan ng group of company yan. Ha? Kumusta na po at enjoy lang sa mga entertainment, sa mga ang sikat na yung anak ni Aga Mulak, ano? Ha? Galing, ano? Ang galing sumayaw, kumakanta, magaling mag-entertain, swak, ha? Lalo pat sa Itbulaga na punta, kaya ho, bidang-bida talaga at na-establish talaga siya. Anak ni Aga Mulak yan, eh. Anyway, sa lahat sila, Dabar Cards, Tito Vic and Joey, at iba pa, at yung mga followers, supporters nila sa buong mundo, marami yan. So, medyo mula nung nakarecover na silang tuluyan, medyo naglaylo rin po tayo, pero hindi naman sa pagyabang, ang channel na ito, isa ho sa mga tumulong sa kanila, voluntary. Nung sila po ay nagkaroon ng problema dahil sila may prinsipyo, kaya ako voluntaryong tinulungan at sinuportahan sa kanilang laban tungkol dun sa kanilang dating management, ano na sa kabilang istasyon pa, ano ha? At nung nakarecover na sila, nanalo na, naipanalo ang kanilang pangalang Itbulaga, ay naglayo muna tayo at pumukos tayo sa iba. Pero hindi ko nakakalimutan. Tito Vic and Joey, salamat ha. Salamat, naalala ko ng mga panahong yun, para ilang beses niyata nyo ang binabanggit sa inyong show sa tanghali. Pero alam ko naman, nandyan lang po kayo. At tuloy lang ang entertainment. Sa panahon ito, kailangan kayo sa mga maraming pagsubok, lalo na po may mga sakit, mga senior citizen, mga followers nila. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Tama lang. Basta magbibigay ng kasiyahan, di supportahan natin. Okay? Any comment, reaction? Huwag nyo nang, please, huwag na huwag nyo ang guluhan ng politika at iba pang mga intriga, yung pagpunta ng mga anak ni Chris Aquino at mainit na pagtanggap ni First Lady Lisa Araneta Marcos.